parvo po ay contagious na sakit sa ating mga dogs, makamatay po talaga siya. Nga ba ang sintomas ng parvo? Para sa hindi po nakakaalam, itong gamot na to guys, sobrang laking ambag na to kung bakit nakasurvive sa parvo ang mga anak ko. Gusto ko din pala i-share sa inyo yung Christian song na almost gabi-gabi ko siyang piniplay. Pag nakikita nilang sumusuko tayo, dun sila panghinaan ng loob. Sumuko na si mami, suko na din ako. Isang sign ng pagiging for parent, guys, is magiging responsible po tayo at bibigay po natin yung mga needs nila. Gusto nyo po ba't dumaan pa tayo sa part na iiyak tayo at makikita nyo nang nasa box yung mga babies nyo? So welcome sa aking panibagong vlog, and ang kasama natin today ay si Kali and si Namnam dahil about po sa kanilang ating pag-uusapan. So ang title po nito ay How We Survive Parvo. So alam naman po natin guys na si Kali and si Namnam ay parvo survivor, and gusto ko po i-share sa inyo kung ano nga po ang mga nangyari, ano ang sintomas, paano maiiwasan, paano namin napagaling si Kali and si Namnam at iba pa niyang mga kapatid sa parvo. So very informative tong vlog natin guys, kasi I'm sure maraming makaka-relate. Disclaimer lang po sa video na to, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi po expert si Mami Siang, meaning hindi po ako licensed vet, wala po akong pinag-aralan na parang medisina na 4 na taon sa pagbe-veterinaryo, pero ang i-share ko po sa inyo is yung experience ko mismo kung paano nga ba kami lumaban sa parvo and paano ko na-survive sa parvo ang mga batang to. Una guys, syempre explain ko muna sa inyo kung ano nga ba ang parvo. Ayon kay Maring Google, ito po ang ibig sabihin ng parvo. Ayan po ang kanyang definition. Basahin niyo na lang. And base naman sa pagkakaintindi ko, ang parvo po ay contagious na sakit sa ating mga dogs. So, nakakamatay po talaga siya. And wala po talaga siyang gamot. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, wala po siyang gamot. Kaya gusto ko i-share sa inyo yung ginawa ko kung paano nga ba kami nakasurvive sa parvo. Yung word na contagious, ibig sabihin niya is nakakahawa siya. So, kung meron kayong dogs sa loob ng bahay na more than one, dalawa, tatlo, apat, or kung ilan man yan, at alam niyo sa sarili niyo na mababa ang immune system nila, napakalaki po ng posibilidad na mahawa sila at magkandahawa-hawa sila guys. Second naman, na-explain ko sa inyo, ano nga ba ang sintomas ng parvo? Para sa hindi po nakakaalam, ito po ang symptoms ng parvo ayon kay Maring Google. And base naman po sa experience ko kay Daddy Namnam, and sa mga hindi po nakakaalam kung ano nga po yung kwento ni Daddy Namnam, ilalagay ko sa description box yung part 1 and part 2 para may knowledge din kayo kung anong nangyari kay Daddy Namnam. Yung sintomas po na na-experience ko sa parvo, unang-una, walang gana kumain. Walang gana kumain to the point, dog food hindi kakainin, wet food hindi kakainin, lalong-lalo na ang table food. Alam po natin na ang table food, sobrang nagiging patay gutom talaga ang mga fur babies natin dyan. So, lalong-lalo na ang hot dog, chicken, at lalong-lalo na ang chicken liver o yung tinatawag nating atay. Pag yung tatlo na yan ay inoffer nyo sa dogs nyo at inamoy lang, natakam pero hindi kinain, kabahan ka na guys. Kasi kahit anong sakit pa yan, once na hindi na kumain ang baby nyo or yung mga fur babies nyo ng table food, dun ka na talaga kakabahan kasi parang imposible na. Ibig sabihin, there's something wrong, serious problem na nararamdaman ng mga fur babies niya. Malawang sintomas na naranasan ko kay Daddy Namnam, sumuka po siya ng kulay puti na bula. So, katulad nito. Yung suka po kasi iba-iba. Yung mga vomit nila, may iba't ibang ibig sabihin yan. For example, yung suka na color yellow, katulad nito, normal po yan na sinusuka ng mga dogs every morning. Kasi ibig sabihin, gutom na sila or nalipasan sila ng gutom. So, acid po siya. So, normal siya na sinusuka ng mga fur babies natin kasi nga gutom sila. So, based po sa experience ko, hindi sila sumuka ng kulay dilaw. Ang sinuka nila is color white na
bula-bula. So, yun po ang kanilang vomit nung time na nagka-parvo sila. Pangatlo po nakita kong sintomas sa mga anak ko or kay Daddy Nam, sobrang tamlay. Sobrang tamlay to the point na nakahiga lang siya, tapos yung mata lang niya yung gumagalaw. Kilala po natin sa sarili natin yung mga fur babies natin, lalo na kung alam mo na ang fur babies mo ay sobrang harot, sobrang playful, energetic, tapos biglang tatamlay, kabahan ka na. After 2 to 3 days, doon na po yung pinakamalalang sintomas na makikita nyo sa fur babies nyo. 2 to 3 days, doon na po sila tatain ng dugo. So, may blood po yung kanilang pupo, plus napakalansa, napakabaho, as in talagang sobrang lansa talaga ng amoy, guys. As in yung tae ni Daddy Nam Nam nung second day, may pupo na may blood, pero pagdating ng third and fourth day, literal na dugo na lang po ang kaninyang tinatae, and sobrang lansa po nun. So ayun po, yung apat na yon yung basic symptoms or makikita nyong sintomas na may parvo ang inyong mga alaga. Disclaimer, hindi po porket tumain ng dugo ang fur babies nyo, parvo na. Hindi porket hindi kumain ng isang araw ang baby nyo, parvo na. Yung apat na yon, pag pinagsama-sama nyo at sabay-sabay na nakita nyo yung sintomas na yan sa fur babies nyo, kailangan nyo na silang dalhin sa veterinaryo. Kailangan nyo na silang dalhin sa vet agad-agad, asap. Kasi seryosong ano na po yan. Seryosong sakit na yan. Ako, pag may mga nagme-message sa akin, ate, ayaw pong kumain ng alaga ko. Una kong tinatanong, ilang oras na siyang hindi kumain. Try mo yung ganito, try mo yung ganyan. Tapos, ay ate, kumain na po ng chicken liver. Minsan kasi, picky eater lang sila. May mga times kasi na hindi talaga sila kumakain or parang nagpo-fasting sila or nagda-diet sila. Mga iba-iba kasi yung sintomas. Hindi kumakain pero masigla. Hindi po yun parvo. Kasi, ang parvo po talaga ay mananamlay po talaga ang kanilang mga katawan. Paano ko nga ba nilabanan ang parvo? Ano po ang ginawa ko? Isa lang po ang ginawa ko, inuwi ko sila sa bahay. 2 weeks after mamatay ni Daddy Nam Nam, nagpakita na ng sintomas si Kali. 2 months old siya noon, way back 2018. Nung gabi, mga around 10 or 11 p.m., hindi dumede si Kali. Kinaumagahan nun, guys, 9 a.m., hindi na ako nag-antay na sumuka pa siya. Alam ko na parvo yun. Dinala ko agad siya sa vet and then pinatest ko siya ng parvo. Ang parvo test kit po ay katulad nito. Ayan po ang parvo test kit. And then, mga ano yan, 700 pesos o 800 pesos, depende pa sa vet, ang parvo test. Nag-positive po siya. Automatic, 5 silang magkakapatid nun, automatic yung 4 niyang mga kapatid ay positive na. Kahit hindi nyo na po yan ipa-parvo test, automatic positive na yan sa parvo. Bakit? Kasi silang 5 po ay wala pang vaccine nung time na yon and magkakasama sila sa iisang bahay. So meaning, yung mga ihe, nadilaan na, naglaro na sila, yung mga laway nila, nagka-transfer na sa isa't isa. Isa po yun sa way kung paano mahahawa ang mga fur babies nyo ng parvo sa isa't isa. Naloko na siya sa vet nun, pina-IV ko siya. Ang IV po, ganito po ang itsura niya. Yung talagang parang sa tao na isasaksak dito nila, sa braso nila. Ang ginawa ko is inuwi ko siya ng naka-IV and then binili ko lahat ng gamot na kailangan niya. So ano nga ba yung mga gamot na yon? Hindi ko na siya iisa-isahin kasi kailangan natin ng reseta doon. Hindi nyo siya mabibili nang hindi kayo magpapakonsult or wala kayong reseta ng mga veterinarian. Kaya hindi ko ma-share sa inyo. Pero may 2 gamot ako na i-share sa inyo na malaki yung ambag nila kung bakit nakasurvive ang mga anak ko. Yung unang gamot na ipapakita ko sa inyo, guys, is FDA approved siya. So meaning po, na mabibili nyo to sa mga vet clinic kasi isa to sa napakagandang gamot para ma-boost yung immune system ng mga alaga nyo. Sabi ko nga po sa unang part, ang parvo po ay walang gamot. So, ang gagawin po natin sa parvo, guys, tutulungan natin yung puppy na ma-boost yung immune system nang sa gayon makayanan ng katawan niya, labanan ng katawan niya yung parvovirus. So, yung unang gamot po na nireseta sa akin na mabibili nyo yan kahit walang reseta
ay yung Himalaya Immunol. So yung Immunol na yan guys, around 700 to 800 pesos yan. Depende pa rin sa shop na pagbibilhan nyo or sa clinic na mapagbibilhan nyo. Ayang pong Immunol na yan ay napakaganda. Pwede nyo yung i-maintain sa mga anak nyo. Pwede nyo siyang gawing vitamin sa mga anak nyo everyday. Kasi pampaboost po siya ng immune system. Again, wala pong gamot sa parbo. Ang gagawin nyo lang po is i-boost nyo po ang kanilang mga immune system. So, napakaganda po ng Immunol na yan. Isa po yan sa tinitake ng mga anak ko. Pangalawa, itong gamot na to guys, sobrang laking ambag na to kung bakit nakasurvive sa parbo ang mga anak ko. Hindi nga lang siya FDA approved, kaya number one, big no to sa mga vet. So, magte-take ka ng risk, nasa sa inyo po yan, hindi ko po kayo ini-encourage na bumili nito, pero base sa experience ko, isa po to sa nagpagaling sa mga anak ko. Hindi ko to napainom kay Daddy Namnam kasi hindi siya umabot on time, nawala na si Daddy Namnam. So, nasubukan ko tong gamot na to, kilakali na. Yung gamot na to, alam ko, familiar to sa maraming for parents dyan. Ito po yung gamot na Nano Silver. Itong Nano Silver, guys, ay nabili ko ng halagang 1,000 pesos. Hindi ko lang sure kung magkano na siya ngayon, kung tumaas ba siya. Pero yung Nano Silver, guys, napakalaking ambag yan sa mga anak ko. Like, talagang tinulungan niya yung mga anak ko ma-boost yung immune system nila. Again guys, hindi po siya gamot, hindi siya FDA approved. Kung ayaw niyo po siyang gamitin, okay lang po. Kung gagamitin niyo, magte-take kayo ng risk, pero wag niyo akong sisisihin. Ito po ay nasa sa inyo po. Again, nasa sa inyo po yan kung mag-a-avail kayo ng Nano Silver or hindi. Hindi po to sponsored, yan po talaga. Papakita ko dito sa screen yung mga gamot na iniinom nila Kali dati. Tatakpan ko na lang yung ibang gamot. Pero makikita nyo dyan yung Immunol at saka yung Nano Silver. Hindi ako nagjo-joke, talagang ginagamit yan ng mga anak ko noong time na nagka-parvo sila. And malaking tulong po talaga. Alam ko, ilan sa inyo kung talagang matagal na kayong fur parents, kilalang kilala nyo ang Nano Silver. Meron pang isa na parang Nano Silver din, colloidal silver, ano din siya. Ito naman yung Healthy Silver. Dalawa sila guys, kailangan nyo lang is maghanap kayo ng legit and authentic na Nano Silver and Healthy Silver kasi may mga fake na nyan. So, mag-iingat po kayo. Until now guys, meron tayong Healthy Silver. Ito siya. And makikita nyo, sobrang konti lang ng bawas nito. Pinainom ko to kay Zoe nung nagkasakit siya, nung nawalan siya ng gana kumain. Pinatake ko siya nito ng parang 3 times a day. So, ayan po yung Healthy Silver. Wala na akong Nano Silver. Hindi ako nag-avail nun. Etong Healthy Silver na to is galing pa to kay Ate Kyle. So, binigyan niya ako ng isa and nagagamit ko to. Itong gamot na to, marami siyang pwedeng gamutin. Like, pinapatak ko din siya sa eyes ni Kali. Tapos, pag may mga nararamdaman dito sa bahay, like for example, parang walang gana kumain, is pinapatake ko agad neto. So, as you can see, pero hindi ko siya ginagawang vitamins nila. Ang vitamins pa rin nila is LC vitamins. Ito lang, in case of emergency, may ganito tayo. So, thank you so much, Ate Kyle. Makikita nyo dyan, Daily Immune Support Supplement. So, ito po siya. Ganto din, same din siya ng Nano Silver, guys. So, depende sa inyo kung anong ipapatake nyo sa mga anak nyo. Again, inuulit ko, paulit-ulit ako. Ito po ay hindi gamot at hindi maaaring gawing gamot dahil hindi po siya FDA approved. Kayo po ang bahala magbasa ng mga reviews, feedback sa kanilang mga Facebook page. Kung ano nga ba ang Nano Silver and Healthy Silver. Iwasan din po pala natin yung mga home remedy guys. Please, iwasan natin yung mga home remedy. Isa pa po sa na experience namin, during may sakit sila Kali and sila Namnam, normal po sa kanila mag-vomit ng mga gamot. Kasi more oral po ang iinumin nilang gamot. So, meaning after 15 minutes ng pag-inom nila ng kunyari ng isang gamot is isusuka nila. So, meaning guys, hindi nila na-absorb yun. So, ang ginawa namin doon, chinaga talaga namin once a day, dinadala namin sila sa vet para paturukan kasi meron silang direct na ituturok para sa pagsusuka. So, meaning, makakasigurado kayo na na-absorb ng katawan nila yung gamot na yon para maiwasan yung pagsusuka nila or mabawasan yung pagsusuka nila. Ginawa talaga namin nun is chinaga namin sila dalhin once a day sa vet para paturukan sa pagsusuka. Nang sa gayon, yung ibang gamot po is
ma-absorb po ng katawan nila. So, isa po yun sa ginawa namin, tiyagaan lang talaga. Na mabibigay ko sa inyo ay napakalaking bagay. Ito yung pinaka-importanteng bagay na kailangan meron kayo, which is yung faith kay Lord. Kailangan po is parang magta-trust talaga kayo sa kanya ng buong buo. Hindi mawawala yung prayer maya't maya, nananalangin talaga ako. Bawat inom nila ng gamot, nagpe-pray ako, sana hindi nila isuka. Sana i-take nila yung gamot, ma-absorb ng katawan nila, and lumaban sila. Gusto ko din pala i-share sa inyo yung Christian song na almost gabi-gabi ko siyang piniplay habang nagbabantay sa mga bata at nagpupuyat. Ito po yung kanta ng Planet Shakers. Patugtugin nyo to araw-araw na habang lumalaban yung mga fur babies nyo, guys. Pag pinakinggan nyo yung lyrics, talagang baon talaga sa puso. Mararamdaman nyo talaga yung presence ni Lord sa inyo. Ang title po nito is The Water is Rising. Para siyang magbibigay ng hope sa inyo na God is with you. Siya yung parang may kapangyarihan para mag-heal. Para mag-heal sa mga fur babies nyo. Para lumaban pa at kayanin ng mga katawan nila. Napakahalaga po ng prayers para sa mga fur babies nyo. Huwag po kayo makakalimot manalangin maya't maya. Or lagi nyo din po silang kakausapin. Huwag na huwag po kayong magbibigay sa kanila ng sign na sumusuko kayo at nahihirapan kayo. Or papagalitan nyo na, 'di ba, minsan may times kasi nasusuka sila tapos ikaw pagod puyat, maiinis ka na. Ano ba 'yan? Suka na, suka. 'Di ba? May mga times kasi ganun, medyo iinit ang ulo mo. Huwag po kayo magbibigay ng ganung ano sa kanila na nahihirapan kayo at parang gusto niyo na silang sukuan. Ang kailangan niyo pong gawin is kausapin niyo yung mga fur babies niyo, dahil ang mga batang 'yan nakakaintindi sila. Yes, dogs sila, pero nakakaintindi sila. Nararamdaman nila kung ano 'yung nararamdaman natin. Pag nakikita nilang lumalaban tayo, lalaban din yung mga yan. And pag nakikita nilang sumusuko tayo, dun sila panghinaan ng loob. Which is, nangyari din sa akin yan kay Daddy Namnam. Kasi nagbitaw na ako ng word sa kanya na, sige na ako, nahihirapan ka na, ile-let go na kita. Nung araw na yon, nung dinala ko siya sa vet, nung humupa na yung bagyo, kinabukasan nun nawala na siya. Para kasing nagbigay ako, nagbitaw na ako ng ano sa kanya, na sumuko na ako, sumuko na si mami, parang ganyan, sumuko na si mami, suko na din ako. Wag na wag kayo magbibigay ng ganyang thoughts or paramdam nyo sa mga fur babies nyo na sumusuko kayo. Ako, kilakali, kilanamnam, magpo-flash ako ng mga pictures dito habang ako'y nagsasalita. Ayan po yung mga pictures nila nung lumalaban sila sa parvo. Never sumagi sa isip ko na tama na, kung hindi mo na kaya, hindi talaga ako na ganun. Lagi akong nakatitig sa kanila, lagi ko silang kinakausap na, kaya mo yan, gusto mo nang kasama si Daddy Namnam mo. Parang lagi ko silang kinakausap ng ganyan. And nakatingin lang sila sa mata ko, tapos nararamdaman ko talaga na naiintindihan nila yung sinasabi ko. So, isa yun sa tips, guys. Prayers and kausapin niyo yung mga fur babies niyo habang lumalaban sila sa sakit. Nararamdaman nila yan, naiintindihan nila kayo. Ito na tayo sa part ng prevention. Paano nga ba natin maiiwasan ang parvo? Napakahalaga po na itong sasabihin ko na to, dahil again, based po to sa aking experience. Isa lang po ang kalaban ng parvo distemper or any viral infection: ang vaccine. So, ang vaccine po ay napakahalagang bagay na dapat nating ibigay, i-provide sa ating mga fur babies. Subok ko na yan, again, based sa aking experience. Si Daddy Namnam, nung nagka-parvo siya, dalawa lang ang bakuna niya. And then, ang mga babies niya noon, nung time na yun, is wala pang vaccine. Kaya, tinamaan sila ng parvo. So, magkakasama sila sa isang buong bahay, plus si Mami Ching and si Yuki na complete vaccine, hindi silang dalawa tinamaan ng parvo. So, kahit mag-join pa sila sa mga tumatay-tay ng dugo dyan at may parvo, hindi po sila tatamaan ng parvo, dahil po, kompleto po ang vaccine nila. Subok ko na yan, guys, dahil na-experience ko yan way back 2018. So, napakahalaga po ng vaccine. So, ano nga ba ang vaccine? Ito po yung tinatawag na 5-in-1 vaccine. Ito po ang definition ni Maring Google, again. So, ang vaccine po ay napakahalaga sa kanila. Ang parang standard na or
tamang bilang ng vaccine sa mga babies nyo, lalong-lalo na ang mga Shih Tzu, dahil ang mga Shih Tzu, guys, katulad ng mga anak ko, first 6 months nila, from first born up to 6 months, napakababa ng immune system nila. So, tutulungan natin sila mabus ang immune system nila sa pamamagitan ng bakuna at vitamins at tamang dog food. So, first, ang kailangan po, ang vaccine po ay meron po kayong 5x5-in-1 vaccine. So, sa 5-in-1 vaccine, guys, 5 sakit na ang sakop niyan. Meron tayong distemper, meron tayong parvo, may lepto, and may coronavirus. Tapos may isa pa, nakalimutan ko, sorry. So, meaning, ang 5 shot na yan ay hindi din sabay-sabay. So, sa mga hindi, wala pong knowledge, depende sa vet nyo, yung iba ang interval ay 2 weeks, yung iba naman ang interval ay 3 weeks. So, usually talaga 2 weeks. So, first shot, may shot silang 5-in-1 and then babalik kayo after 2 weeks ng second shot ng 5-in-1 hanggang sa makompleto yung 5 na yan. Magkano po ang vaccine, mami siyang? Depende again sa inyong veterinarian. Merong 350, merong 400, may 450, and may 500. So, for example, dun tayo sa pinakamahal. So, dun tayo sa 500. So, 500 times 5, 25 po ang magagastos nyo sa vaccine ng mga babies nyo. Ay, wag na lang po ipavaccine. Ang mahal po kasi ng vaccine, hindi po kaya ng budget. O sige, pag nagkasakit niya ang mga fur babies nyo, guys, gagastos kayo ng baka triple pa sa 25. Imagine niyo ang pagpapa-admit sa veterinarian, guys, ay sabihin natin isang gabi or isang 24 hours is magbabayad kayo ng 700 to 900 per day. Eh, ang parvo po ay meron lang po silang 7 days na tanning. Sa 7 days na yon, it's either kakayanin ng katawan, lalaban, makakasurvive, or hindi kakayanin at mamamatay. So, 700 times 7, o kayo na bahala mag-compute nyan, yun na agad magagastos nyo. Eh, yung mga gamot pa nyan, yung IV pa nyan, iba pa ang bayad dun. Eh, yung vet professional fee pa nyan, yung parang doctor's fee pa nyan, araw-araw na pagkoconsult. So, imagine niyo. Tandaan nyo, guys, wala pong PhilHealth ang ating mga anak. So, yung 2-5 na yon, lifetime na yon. So, isang sign ng pagiging for parent, guys, is magiging responsible po tayo at bibigay po natin yung mga needs nila. Gusto nyo po ba duman pa tayo sa part na iiyak tayo at makikita nyo nang nasa box yung mga babies nyo. So, ayaw natin dumating sa point na yon. So, yung 2-5 na yon, guys, tiisin nyo, mag-ipon kayo. Kung gusto nyo mag-alaga ng mga dogs or ng mga fur babies or kahit anong animals pa yan, pabakunahan nyo. Isang sign yan ng pagiging fur parent, guys. Ang pagiging responsible. At alam natin, pag pumasok tayo sa pag-aalaga ng mga dogs, ng cats, or any fur babies, or any pets, gagastos at gagastos ka talaga. Any breed, kahit Aspin pa yan, ipavaccine nyo po. Again, hindi po expert si Mami Siang. Ang sinishare ko po sa inyo, yung experience ko. Eka nga nila, experience is the best teacher. And yun po yung gusto kong ishare sa inyo, yung aking experience kung paano nga po namin nalabanan ang parvo. And nasa sa inyo po yan, kung gusto nyo ipa-admit, basta po meron kayong trusted veterinarian, why not? Marami pa rin po tayong vet na totoong nagmamahal sa mga animals. And may mga vet pa rin naman tayo, aminin natin sa hindi, na pera-pera lang. So, titimbangin nyo din po yan. Kung trusted vet nyo yan, go for it. Ipa-admit nyo para mas matutukan sila ng maayos. And kung hindi naman kayo sigurado sa vet na pagdadalhan nyo, mas maigi kayo na lang po ang mag-alaga and mag-nurse sa kanila para makasigurado kayo na naalagaan ng mabuti ang inyong mga pasyente. And sa mga fur parents po na may mga fur babies na ngayon mismo habang nanonood nito is lumalaban sa parvo, I pray, Lord God, I pray in Jesus' name, gagaling sila, God. Meron na akong na-share to sa church namin dati na kapag yung isang bagay ay na-experience mo at nalagpasan mo, pwede mo tong i-transfer sa isang tao na nakaka-experience nito ngayon. And yun yung gusto kong ipag-pray sa inyo ngayon, na experience ko, na labanan ko, naka-survive kami, and ngayon naman po is i-share ko sa inyo and ipag-pray ko yung mga fur babies nyo na malabanan nila to and lumaban din po kayo. So, tiwala lang kay Lord, yun lang, faith in God lang talaga. And
I hope makasurvive yung mga fur babies nyo. And sana balikan nyo tong video na to after makasurvive ng mga fur babies nyo. Mag-comment kayo dyan na nakasurvive na sila. Sobrang saya ng puso ko nun. Basta pinagpipray ko, in Jesus name, gagaling sila. Makakasurvive sila, kakayanin nila yan. So, antayin ko yung mga comments nyo. And sa mga fur parents dyan, advice ko sa inyo, kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya niyo yan, guys. Ako nga nakayanan ko, ilang taon pa ako noon. So, kayang-kaya niyo yan, guys. Guys, thank you so much for watching. I hope marami kayong natutunan sa vlog na ito. And sana hindi ma-misinterpret ng ibang nanonood to. Gusto ko lang i-share talaga sa inyo yung mga naging experience ko. And matulungan ko din kayo since marami talagang nagtatanong sa akin, mga PM, kung ano nga ba yung mga gamot sa ganto, gamot sa parvo. Hindi po ako vet, pero based sa experience ko, ito na po lahat ng knowledge na natutunan ko sa aking mga naranasan sa kanila. So again guys, thank you so much for watching. I hope marami tayong natutunan. I hope marami tayong matulungan sa video na to. So don't forget to like, share, and subscribe. Bye!